Hello, LJ. Hello. Ayan. Hello din tayo sa ano, ating mga early birds. Hello, Gel. Gel ba o Gel? Ayan. And then, si Eloisa at si Michael. Hello sa inyo. Good evening. This morning, in New York. Ayan. So, pwede ba patingnan na nga natin sa chat? Ayan, gumagana si chat. So, sabi nila, good evening. So, hello sa inyong lahat. Good evening. LJ, andiyan ka pa ba? Ayun. Good evening. Lumabas lang ako kasi mga bata. Ah, okay. May mga bata. O, may mga bata rin dito sa likod ko. Ayan. Ayan, so, good evening sa inyong lahat. Ayan. Itong webinar natin, we'll talk about yung inattendan ko nung Saturday na sayang hindi naka-attend si LJ dahil naandun siya sa Davao. Di ba, no? Yun, kasi nasa Davao si LJ. So, yung 3-on-3 event na yun, that's ano, an event with Marvin De Leon, John Pagulayan, at saka si Carl Dexter Arceo. Yun, si Carl, si Dexter, dati ko siyang classmate sa ano, sa Instant Virtual Skills nung mentor namin ni LJ na si Jomar Hilario. Ayun. So naging classmates kami. So yun, so welcome everyone for another virtual assistant training for tonight. Yan. So, again, sasabihin uli na yan talaga edge ng mga nasa Manila. Oo, tama ka, Gel. So, yun. So, these webinars we're doing with LJ will help you become a great or awesome virtual assistant. So, yun. Bakit mo ba gustong maging virtual assistant para dun sa mga ano, sa mga bago pa lang na makakapanood sa mga webinars natin. Actually, kahit hindi virtual assistant, dun sa 3-on-3 event, ang tawag nila kasi is freelancer. Eh ako, freelancer ako, pero I'm a virtual assistant na freelancer, ganon. So, yung 3-on-3 event na yon is magagamit natin also for our virtual assistant business. So, yon, why would you want to have a virtual assistant business? So, you would have, syempre, number one doon is yung time freedom. So, more time with your family. Lalo na ngayon, si LJ, nasa Davao na, nakabalik na si LJ sa Davao. So, more time with his family. Wala nang schedule. Anong oras ka nagigising, LJ, ngayon? Ano, kanina mga 1. Oo, yun. Ako nga 2. Kasi ako, nagigising ako ng madaling araw, 5. And then, after maihatid yung mga baby ko sa school, natutulog uli ako. Ganon. So, yon, time freedom, di ba? And then, you are your business owners. So, ikaw yung mamimili ng clients mo. Ikaw yung mamimili ng job na gusto mo. And, most of all, you'll also get financial freedom. So, you will earn in dollars. Siyempre, pag dollars yung earnings mo mas malaki because of conversion rate dito sa Pilipinas, di ba? And good pay siya. Maganda yung pay, lalo na pag skilled ka as a virtual assistant when you work from home. Ayan. O, di ba? So, eto na. Ako na yung mag-start, LJ, kasi ako yung umattend. Di ba? No? Dun sa 3-on-3 seminar. Okay. Kasi wala si LJ dun. Sayang. Sabi nila may video replay daw. So, antayin natin yung video replay. So, habang walang video replay, eto. So, today, we're going to talk about yung maraming takeaway. Pero ito yung top 3 na pinaka-natandaan ko dun sa 3-on-3 event for freelancers. So, it was held yung Saturday. Anong date yung Saturday? January 21. So, ano ba yung mga pinag-usapan namin doon? Ay, pangit. Ano ba to? Gusto ko yung ano, pagka-venue ko siya.
next na lang, ganun. Ay, hindi ko alam. Ito, ganito. Yon. So, dun sa event, yung dalawang guest nila, si Dexter Arceo and si Jan Pagulayan, yan. So, they are both highly paid na copywriters. Yan. So, di ba naalala nyo yung ano, yung webinar natin with Jan Pagulayan before? So, si Dexter, he is also a copywriter. So, ano nga ulit yung copywriting? So, copywriting is, parang art siya, is the art of writing from advertising or promotional material. So, pagka may pinibenta, ganun, sila yung nagsusulat for that. So, sila yung susulat ng mga text sa brochure, sa mga billboard, sa website, lalo na yung mga sales pages, email marketing, ganun, advert, yung mga advertising letters na nakukuha nyo sa newspaper, ganun, and also kahit yung mga video ads. So, copywriter ang nagsulat nun. Yan. Tapos, yan, silang dalawa, si Jan Pagulayan at saka si Dexter, pareho silang may niche. Yan. So, ano ba yung ibig sabihin ng niche? So, pareho silang merong specialization. Ganun. So, parang katulad sa doktor, di ba? So, pag yung doktor is, ano mang tawag doon, LJ? Ano? General, parang general day, meron mang general doctor? General doctor ba ang tawag doon? Ano? Pedia? Oo, pedia pang bata kasi. Ano ba? Basta yung ano, nakalimutan ko yung, basta may ganon, di ba? Yung physician. Oo, yung parang family doctor. Ganon. So, oo, ganon. Oo, yun, tama si Gail. Yun, general practitioner. Ayun yung hinahanap natin. Yan, so, general practitioner. Pagka general practitioner ka, kada check-up sa'yo siguro mga 300 or 500 pesos to 600, 700 per person, depende sa hospital, ganon. And pagka may niche ka or specialization, for example, dun sa bienan ko, LJ, di ba? Sa center, cardiologist. So yung tatlong araw niya dun na stay, meron siyang doktor. May doktor kasi na i-assign sa'yo. So, syempre, specialized yung doctor, cardiologist. 12,000 ang talent fee. Tatlong araw, 12,000. Sabi ko, ay, grabe naman tong talent fee ng doktor na to, di ba? Tapos ang gagawin lang ng doktor is ano, siguro sa check-check ng heart. Hindi, titingnan-tingnan lang. Tapos titingnan yung mga x-ray, yung angiogram, ganyan. So, pero hindi nga yung doktor yung mag-check sa'yo, nurse, di ba? Tapos, magte-thermometer, pero hindi rin yung doktor yun, yung nurse din. Pero yung doktor, may stethoscope. Oo, nag-i-stethoscope, ganun-ganun lang. Tapos, tatanungin lang, kumusta na po kayo, ganyan. Siguro mga, 30 minutes to 1 hour in a day lang kayo magkikita, yun. Pero ang talent fee, bongga. Diba? So, ganun yun pag meron kang niche. Kasi, yun nga yung specialization mo. So, ibig sabihin, yung tumutok, yun yung pinag-aralan mo ng matagal. So, meron sila pareho specialization. So, si Dexter, usually mga Amazon ads ang ginagawa niya, ganun. Tapos si Jan Pagulayan talaga, email copywriting yung specialization niya. Yan. So, pareho sila. Merong niche. Ano yun? For product launches, yun lang yung ina-accept niyang work. Oo, for product launches. O, diba? Ang saya-saya. Oo, so yun. So, yun ang aming takeaway number one. Yan, yun ang ating takeaway number one. So, pag virtual assistant tayo, dapat meron kang
sariling niche. Yeah. So meron kang sariling specialization. Hindi pwede lahat gagawin mo for your client. Ayan. So ang niche ko, ang niche na gusto ko is WordPress. Ayan. Tapos under WordPress, kasi malaki pa rin yung WordPress. So under WordPress, ganyan, sasabihin mo, I specialize in DV at saka Thrive Themes, kasi yun yung mga palagi kong ginagamit. So sanay na ako doon. So pwede ko na sabihin na specialize na ako doon. Ganun. And then dapat nga onti lang eh, pero dahil hindi ko pa alam kung ano yung gusto ko talagang tutukan, meron pa akong isang specialization, yung helping clients with sometimes yung copy at saka yung design ng kanilang landing pages and their sales pages. Ayan. So, yan yung niche ko or yung specialization ko. Ano ba yung gusto mong specialization, LG? Anong niche mo? Ngayon, nag-specialize ako sa drip, email marketing automation, yung mga workflow. Meron akong isang group na actually nakakita ko ng client dahil lang doon. Oh, di ba? Galing-galing. Facebook group. O, anong ginawa mo? Ano siya? Paid group siya. So, pag sinasabing paid group, sabi ni di ba ni Jan? Oh, sumali ng paid group. Sige, ako. Sali-sali din ako. Isang group siya for drip email marketing automation lang talaga. Paid. Oh. Tapos, nag-introduce ako kasi sabi dun sa welcome email nung course na yun, sabi niya, introduce yourself in our Facebook group. At nag-introduce ako. Sabi ko, I'm a VA, gano'n. Tapos, may nag-contact agad sa akin. And then, yun, siya yung kaka-close ko lang na client kahapon, $10 per hour. Oh, diba? Saya. Tapos, may limit ka ba sa kanya? Yun. Or per trabaho? Weekly, 10 hours ata yung contract namin, starting. Tapos may timer, ganun, wala naman. Wala. Nakatano lang kami, nakatrello. Pero siguro gamitin ko yung master task. Oo, maganda kasi yung master sabi niya, task. Kasi para ang dami, take agad sa Trello board. Oo. At saka sa Trello, kasi parang hindi mo pwedeng lagyan ng deadline, no? Hindi, pwede na. Dati hindi. Pero may pwede na. Oo, dati kasi hindi. Pero yung si Master Task, may timer. Si Trello, wala, di ba? Oo. Ayun, so pwede. Di ba? Basta mag-focus kayo dun sa niche nyo. So si LJ, nag-focus siya sa niche niya na drip, email, marketing automation. So yun, di ba? Nakakuha agad ng client. Ang galing, di ba? Oo. So, yon. So, yun ang ating takeaway number one. So, yung mga nakikinig sa atin ngayon, dumami na tayo. Hello, everyone. So, andito si Ace, na si Gel, si Eloy, si Maricel, Michael, Olivia, Tisha. Meron na ba kayong niche na napili for working from home or sa virtual assistant career nyo? Anong iniisip niyo kung wala pa kayo napili, ano yung gusto niyo? Na-feel niyo na doon kayo gagaling? Oo, or yung gusto niyo gawin talaga, Design si Ace. So graphic design ito. Si Ace. Si Michael naman copywriting. Ayun tayo copywriting, copywriter, mataas ang So, dapat yung mga katulad kay Jan Pagulayan at kay Dexter. Si Olivia naman, FBI. Si Gail, copywriting din. Since, yung e-mascom? Bakit may e yung mascom? Ganon. Electronic ba yan? Ganon. Typo lang. Typo lang. Okay. Alam ko may electronic mass communication. Ganon. Ayun. Oo, masaya rin naman. Sinabi ba ni Dexter kung ano yung rate niya? Dati sinabi niya $25 per hour. Nung
kaklase ko pa siya sa IVS, pero ang turo kasi ni John Pagulayan is do not be tied to your per hour rate, diba, ganun. Mm-hmm. Oo. Yun, si Maricel, undecided pa. O sige, makakapag-decide rin naman kayo niyan pagka na-try nyo na yung mga iba't ibang work, ganun. Tapos, titingnan nyo kung ano yung ma-enjoy nyo. Yun. So, yung hindi kayo nahihirapan gumising every morning just to work. So, pag excited kayo, gawin siya, ganun. So, yun. Pwede nyo lang gawin siyang niche, di ba? Ayan. Yun ang masaya. Dapat may niche tayo. Ayan. And then, yung takeaway number two natin is ito. So, sabi nila, silang tatlo actually yun. Nag-a-agree sila dito. So, read or listen. Siyempre, kasi may audiobooks na ngayon. Pero sabi, oo, yun. Sabi ni si Marvin De Leon kasi nag-a-ano siya. Nakikinig siya ng mga podcast. Yan, podcast or webinars that enrich your mind. Ayan. So, ang binabasa ko ngayong book is yung ano, The One Thing. Sino nga ba yung nagsulat nun? The One Thing by Gary Keller. Yan. So, maganda yung libro kasi it talks about yung kung paano mo ipaprioritize yung sa life mo, sa business mo, ganyan, sa work mo, kung may work ka. Yun. Ikaw, may binabasa ka bang book ngayon, LJ? Puro mga ano lang, kay Bo Sanchez, tapos meron pa yung isa yung binigyan na gift sa akin, Till Death Do Us Part. Ah, kay Chinkitan yan. Oo. Maganda. Oo, kay Chinkitan. Oo, Till Death Do Us Part. Maganda yung ano, happy wife, happy husband. Parang gano'n. Nakalimutan ko na yun. Basta yun. Yun yata yun. O, yung kay Bo Sanchez, namigay siya ng libreng libro ngayon na ano, sa Karigma. Ano nga ba? Yung nakalimutan ko kasi nasa kapatid ko. Basta yun, meron uli siyang libreng libro na binigay sa akin. Ayan. Kayo, anong ano? Anong binabasa niyong libro ngayon? Kasi sabi, si ano, si Dexter, dun sa 3-on-3 event, kung kasi tinanong namin siya, so copywriter, 'di ba, copywriting. So paano ba mag-start as a copywriter, ganun? Meron ba siyang marerecommend na books na pwedeng pag-aralan kung gusto mo mag-start as copywriter? So ito dapat kay ano to, si Orgel and also for Michael, yung mga gustong mag-copywriting, ayan. So, si ang nirecommend ni Dexter doon is yung Boron Letters by Gary Halbert at saka Scientific Advertising. Ayan. Nabasa niyo na ba yun, ano, dalawang book na yun, Gail and, ano, and Michael? Ah, mukhang maganda rin to, yung book ni Maricel, yung $100 Startup. Oo, kailangan basahin yan, Michael, kasi pagka tinitingnan ko yung mga copywriting na groups, ganyan, sa Facebook, yan yung palagi nilang pinag-uusapan eh. Ah, si Ace, ang binabasa niya ngayon, Think Like an Entrepreneur, Act Like a CEO. Yun, maganda. Oh, sa susunod nga, babasahin ko rin yung mga books na yan. After ko kaya, no? The One Thing na book, ayan. Kasi nga, sabi nila, reading books increases your knowledge and also improves our English, ayan. Kaya lang naman ako naging medyo magaling magsulat, ganyan. It's because of reading books. Pero dati, yung mga books na binabasa ko is yung mga fiction na books, ayan. So sila Harry Potter, Percy Jackson, ayan, Twilight, ganon. And then, while reading the book, I also listen to the audiobook para alam ko kung paano i-pronounce yung words, ganon, di ba? Ikaw, LJ, nagbasa ka ba ng mga ganon, Harry Potter, ganyan? Oh, mahilig din ako dun sa mga, you know, yung mga sinabi mo. Tapos, aside from that, puro
US TV shows or mga UK na TV shows pinapanood ko. Tapos paminsan ginagaya ko yung accent nila. Of course, nasa call center pa ako. Di ba? Paminsan, pasikatan ng accent yan. So, ako ginagaya-gaya ko din. So, yun. Kaya doon ako natutulong mag, yung mas gumanda yung English ko, tsaka yung pag, the way I speak, mas confident. Ganun, kasi parang pinapractice ka everyday. Oo, tama. Tsaka yan din ang mga tinuturo sa agent, no? Pagka sa call center. Oo. Pero up to book 5 lang. Maganda yung Harry Potter, Michael. Tapusin mo. Kasi yung Harry Potter, lalo na yung audiobook, maganda yung kung ano nila pinopronounce yung words. So, pakinggan mo din siya. Napanood na ba yung Fantastic Beasts? Ikaw, Tash, napanood mo na? Oo, napanood ko na yun. Siyempre, may anak ako. Oo. Siyempre, panoorin namin yun. Oh, maganda rin yun, si Fantastic Beasts. Oo, ang bilis. May DVD na kami kaagad. Pinanood lang namin ulit. Oo. Patingnan nga. DVD copy na siya. Oo, wow. Ano na, malinaw na. Oo. Ay, napanood na raw ni Gel si Michael, hindi pa. Maganda siya, si Fantastic Beasts. Andun kasi si ano, di ba? Sino yun? Si Pirates of the Caribbean. Si Johnny Depp. Oo, si Johnny Depp. Kaso nandun lang siya sa ending. Ano ba yan? Sa ending, oo. Special, ano. Tapos yung ano ba yung bagong movie ngayon? Si Nicole Kidman ba yun? Yung sumasayaw-sayaw sila tsaka kumakanta. Ando naman si... Ah, La La Land. Oo, La La Land. Si John Legend naman, sabi ko, ang bilis si John Legend dito. Ano ba yan? Kaya ako lang pinanood ko dahil kay John Legend, hindi naman masyadong kumanta. Ayan, so yon. Aside from reading books, yan, pwede rin kayong anong tawag doon? Yung mga podcast. Ayan, sinong podcast ang pinapakinggan mo, LJ? Podcast ngayon kay Rick Moredi, tsaka kay Amy. Ah, si Amy Porterfield tsaka si Rick Moredi. Ako kasi gusto ko si Pat Flynn at tsaka yung yung pro blogger yon na podcast kasi podcast. Maganda yung maganda yung mga insights niya yung kung paano magkaroon ng visitors for your blog. Ganyan. Oo, si Darren Rose. Tama ka, Michael. Ayan. Very good. And then, syempre, yung mga webinar na katulad ng webinar natin. Dapat manood kayo. Ayan. So, meron din akong pinapanood ng mga webinars. Syempre, kay Jomar. Ayan. Pero minsan, replay na lang. And then, yung kay Bushra Azar. Yun, maganda yung mga insights niya. Tapos, nakakatuwa kasi hindi talaga siya, native English speaker. Pero kahit may accent siya, dire-diretso siya magsalita. Pwede nyo rin siyang i-check. Anong mga webinars mo ngayon, LJ? Jomar. Oo. Tapos, yung mga paid courses na naka-enroll ako. Oo. Ayan. O, diba? So, invest in your knowledge. Ayan. And then, yung aming takeaway number 3, mabilis lang pala tayo ngayon, no? In fairness, 9:23 pala. Kasi dapat 1 hour lang tayo. Oo. Pero pag may guests, syempre, maraming tanong ang ating audience. Ayan. So, takeaway number 3, which came from Marvin De Leon's talk. Ayan. Yung pinakamahalaga, ayan, is mag-build tayo ng online presence natin. Ayan, di ba? So, yan dapat ang gagawin natin kasi we're working from home, we're working online, and yung mga clients natin ay online din, di ba? So, yun, tulad nung most recent client ni LJ. So, from Facebook group yun, no? Tsaka tinignan ko yung yung system niya. Napaka-successful na pala niya. Blogger ang ang niche niya is blogging, particularly blog monetization. Oh, 'di ba? Ang saya. Yung isa kong client, yung hindi masyadong regular siguro mga
sulpot-sulpot siya every week. So, yun, nakuha ko siya nung nag-comment ako dun sa smartpassiveincome.com. Diba? Alala mo, yun yung very controversial post na. I am outside, parang I am a VA, techie virtual assistant from the Philippines, and I charge at least $15 per hour. O, diba? Pero yung mga na medyo na-outrage sila. Sabi nila, mag-hire na lang kayo ng taga-onshore, kung ganun lang naman pala. Oo, excuse me. O, tapos yung client na nakakita sa akin doon, ako pa rin yung hinire niya. Yung minessage niya ako sa Facebook, di ba? Sabi niya, sabi mo, specialized sa ganito. Kasi sabi ko, I specialize in, landing pages, yan. Tapos, ano ba nilagay ko doon? Email automation and podcast editing. Di ba? So, nung kailangan niya ng tao for those kinds of tasks, ako yung pinili niya kahit na outrage yung iba doon na bakit daw ang laki ng charge ko ay nasa Pilipinas ako, di ba? Nakakatawa nga yung post na yun. Ayan. O, di ba? Kasi meron na akong online presence. Pag hinanap ako, pag tiningnan ni client, yung aking before I forget, yung sabi ni Marvin De Leon, ito daw yung defense kasi sabi niya, yung online freelancing daw, hindi ka lang dapat mag-offense, dapat mag-defense ka rin daw. Ganon. So, yung defense mo is yung online presence mo, ganyan, your Facebook page, your website, ganyan-ganyan. Kasi yung offense, yun yung pag nag-a-apply ka for work. For example, sa Upwork, ayan. Pag nag-apply ka doon sa Upwork, offense yun kasi talagang may intent ka to get a client, ganyan. And then, dapat daw, meron din daw defense. Ayan, an example niya nga yung mga basketballista, kaso hindi ko kilala, nakalimutan ko na. Si Michael Jordan lang yung kilala. Tapos si Michael Jordan daw kasi magaling sa offense at saka sa defense. Yun, kaya siya yung sikat. Yan. So, ang defense natin as online freelancers, specifically this webinar for virtual assistants, ayan, is social media. Ayan. So, dapat yung may Facebook page ka. And then, aside from the Facebook page, yung Facebook profile mo, personal Facebook profile, kasi nakikita pa rin yan, di ba? Huwag kang magpo-post ng mga lasing-lasing doon. Ganon. Yan. And then also your website. Yan. So, sa personal Facebook profile ko, at saka doon sa Facebook page ko, parehong nandun yung website ko, si mamitasha.com. So, pag tiningnan ni client yung personal profile ko, makikita niya doon, about me, mamitasha.com. So, pupuntahan niya yung website ko. Ayan. And then, dapat daw, baliktad pala, dapat mag-attend muna ng events. Ayan. So, mag-attend tayo ng mga events. Yon, katulad yung 3-on-3 na event. So, mag-hold ka ng event dyan sa Davao, LJ. Malayo ka dito sa Manila. So, yan. I will try. Oo, mag-hold ka ng event mo dyan. And then, dapat may naka-ready ka dapat na business card. May business card ka na ba, LJ? Physical? Wala. Wala pa. Magpagawa ka na kasi malay mo, local client, ganyan. So, yun. Ako may business card na ako kasi nagpunta ako dun sa Vlogapalooza. Yun nun, dati. Ah, okay. Oo. Sabi mo na hindi mo napupuntahan ulit. Oo. Kaya hindi ko na siya ulit pinuntahan this year. Sinapagod ako. Ayan. So, yun. So, mag-attend ng event, pero hindi lang siguro dapat kung ano-anong event. So, dapat yung event na interested ka and yung makakatulong sa career mo, ganyan. Or nandun yung mga potential clients mo. Ganon. Yes, may ano pala ako, may insert ako, Tash. So, aside from those mga events, meron akong bagong na-discover na free
And na-mention na to ni Jomar dati, at saka ni siya na sino, yung Toastmasters International or Toastmasters Organization. Kasi yung mga members nun are mga speakers, mga successful speakers. So of course, malaki yung ano nila. I mean, hindi naman malaki yung parang need nila to manage their business, their online presence. Kasi nga, successful speaker sila. Or they're on their way to being a successful speaker. Kaya nga sila dumo-join nun kasi gusto nila maging successful speaker. So, yung mga potential clients yun. So, you can, pwede kayo pumunta sa toastmasters.org ata. Parang meet-up group kasi siya. So, nung pumunta ako doon, hindi ko alam na ang dami palang groups dito sa Davao. So, in the next few days... In the next few days, iisa-isahin ko sila. Iisa-isahin mo sila. Prospect list. Tsaka training na rin, diba? Kasi pag matend ka, ipapaano ka rin, papasalitain ka din. Dapat, nagdala ka ng business card mo. Hindi pa naman ako hindi pa naman pupunta. So, yeah, thank you for the idea. Magpapagawa ko ng business card and tapos, pupunta ako doon. Pag nag-introduce ka dyan, hello everyone, I'm LJ, ganyan-ganyan. Tapos business card. Diba? Kaso nakakatakot kasi. Sige nga, tatry ko nga yan. Pwede bang manood lang muna? Sasabihin ko, manonood lang po muna ako. Titignan ko kung ano, kaya ko. Pwede naman daw. Kasi parang, yung iba, meron silang parang home club. Yung iba, parang pwede daw muna mag-attend dun sa iba-iba before you can decide kung saan yung gusto mo talaga na Toastmasters na club. Kasi okay lang sa akin ganito magsalita sa webinar kasi nakaupo ako, ganyan, di ba? Kahit sabihin mong maraming tao yung potential na pwedeng manood sa atin, pero iba pa rin pag live, di ba? Oo, tsaka ma-monetize mo kaagad talaga yung live kasi pwede ka mag-promote kaagad ng book, mayroong magbebenta ng book doon, di ba? May commission ka kaagad. Or parang sabihin mo, only until the end of this talk or this day or this event, ma-offer ko yung promotion sa inyo after nun, wala na. So, ibig sabihin, nandun na sila. Kung may question sila, pwede ka agad nila itanong, pwede mo i-clarify para ma-convince mo sila, di ba? Oo, tama. Tama yan. Magandang ano yan. Wala bang pinromote sila dyan? Ay, wala. Wala nga silang pinromote. Pero ang sinabi lang nila is, next time daw, hindi na 300 pesos lang. Oo nga naman talaga. Siguro na-realize sila. Parang napakamura nung 300. Saan ba yung event? Doon sa Makati, sa Zodiac. Kasi yung Zodiac Street, malapit lang siya kasi nasa EDSA kami. Tapos pagliko namin ni Rachel sa, hindi ko alam kung anong nilikuan namin. Tapos andun na agad, malapit lang siya. Tapos 35 lang, di ba? Limited spots lang. Maliit lang ba yung place? Oo, medyo maliit lang kasi yung place. Tapos naka-letter U yung yung mga tables. Pero parang hindi umattend lahat. Kasi may mga bakanting chairs. Sayang naman. Okay. Pero yun nga, pang 35 lang talaga. So siguro may mga nag-sign up, pero hindi naman dumating. Yun. Sayang, 'di ba? Kasi it's a great opportunity, biruin mo, 'di ba? Si John Pagulayan, si Marvin De Leon, ayan. So next time, tingnan natin. Next time pwede na tayo magganyan ng event. Oo. Ayan, tama. So don't forget guys, yung ating online presence, that is our defense. As work from home people, as virtual assistants, ayan. Kasi syempre, si client, mas magta-trust siya dun sa virtual assistant na may website. Pero kung kunyari, pareho kayo may website, syempre, ang titingnan ko yung mas may laman yung website, ganun, diba? Kung ito ba, regular ba itong nagbablog, diba? Kung may blog dun sa website mo, or website lang. Kasi kunyari, kung copywriting ang niche mo, for example, dapat marami kang sinulat dun sa website mo kasi it would serve as your portfolio. Ganun. So, depende rin sa niche mo. Kung graphic design, dapat marami kang mga graphics dun sa Facebook page mo, sa website mo. Ayan, kung web design,
dapat maganda yung itsura ng website mo, syempre. Ayan, o di ba? Tapos, ayan, pwede ba natin sila ano, bigyan ng example, Tash, kasi natapos ko na yung portfolio page ko eh. O sige. Ikaw na lang kasi nasa phone lang ako. O sige. Noon. Puntahan mo na lang elizarjose.com/portfolio. O sige. Eliazar, ayan. Binuksan ko na tong ano, Toastmaster. So tingnan, nakita niyo na yung aking ano screen. Elegant team sa inan niya. Eliazarjose.com/portfolio. So ito yung portfolio page mo. Mm-mm. So tingnan natin ang portfolio page ni LJ. Yun. O di ba ganda? So VA portfolio. Ano mo to, LJ? Virtual assistant portfolio. Pang ano? Para sa SEO. Okay, okay. Ayan, o di ba? So et oh, meron siyang tabs. Ayan. So pag titingnan mo, kunyari si client naghahanap ng WordPress VA. So ito yung mga WordPress niya. And then tutorials ni LJ. Ayan, ito yung pinakamaganda mong tutorial, no? Lahat yan. Naka-link lang yan sa ano. Sa slide click share? Mo yung, click ko nga. Ah, hindi. Click mo yung view. Hindi. Yung view project. Naka-link lang yan sa tutorials category. Ah, okay. So, click kapag clinic ko. Ayun, tutorials. Okay. Tapos, pag social media. Mga ayun, posts. Ayun, Facebook group natin. Oo, tama. Ayan, oo. Ayan. Wow, naka-mockup sa MacBook. Ayan. Ayan, so ito, okay, ayan. O, diba? Tapos, Shopify, ayoko ng Shopify eh, kasi kakainis siya. Ayan, so ito si Shopify, kung naghahanap si client ng Shopify VA. Ayan. Siguro mas gugustuhin ko pa si Squarespace kasi kay Shopify. Ayan. Squarespace. Oo, Squarespace. Medyo madali lang siya eh nung nagamit ko siya. Tapos ito, graphics. Click. So, graphics. So, ito ang mga graphics ni LJ. Ayan. Ano to? Ba't isa lang lumabas? Ito pa lang. Hindi, click mo yung view project. Ewan ko, bakit ganyan? Ayusin ko pa nga yan eh. Oo, siguro palitan mo yung ano nitong image, no? Yung link, napapalitan ba yan? So, siguro. Graphics. Tapos, view. O hindi eh. Clinic ko lang yung graphics na punta agad ako dito. So, yun. Ay, ano pala? Puntaan mo yung sa... Punta ka sa baba. Sa baba, ayan. Tapos, yung view project dun sa graphics. Ah, ito. Oo, ayan. Ayan, sige nga. Click na. Graphics. Puro mga Canva-Canva lang yan, ha? Ayan. O, diba? Canva. O. Ayan. O, ito na. Ganda. O, diba? So, at least, may makikita si client. O, marunong siya. Parang ganito yung gusto kong itsura ng ano, magiging post ko. So, alam nila kaya ni LJ gawin, diba? Ganon. O, bakit meron kang talk to a financial advisor? Ah, ano yan? Yeah. Sa isang ano friend ko na financial sa Sun Life. Sun Life, oo nga. May star, may ano. May araw, Sun Life. Oo. Pero wag mag-IMG tayo kasi mas maganda yung plans ng IMG. Oo, matagal na yan. Ano pa yan? Nung April or May last year pa yan. Ah, itong si Talk to a Financial Advisor. Pero maganda. Oo. In fairness, maganda. You want to have money. Oo, yun. So, yun. Ay, ano nangyari? Nawala. Close. X. Ayaw niya mawala, LJ. It's not yan, oo. Hindi. What happened? Oo nga eh. Papalitan ko yung plug-in na yan. Oo. Palitan mo ng ano, mas ano, effective. Ayan. O, di ba? Ayan, binago ko lang yan kahapon. Nagmadali ako kasi may isa akong interview eh. Oo, para pag tinitingnan niya, no, habang bago ka interviewin. Ayan. O, di ba? O, ito tatlo yung ano ni LJ. Tatlo yung kanyang specialization eh. So, WordPress management, landing pages, and marketing automation. Yung sa akin kasi niririnig ko pa eh. Kaso, medyo busy-busy ngayon.
Medyo busy. Oo nga. Ayan nga, minadali ko lang yan ng weekend eh. So sabi ko, hindi ko pa naman kailangan ng website kasi marami pa akong trabaho. So yun. So, mamitasha.com muna next time na yung ano, pang VA website talaga na si tasharivera.com kasi busy-busy pa. Yan. O yun. O diba? So make sure meron kayong online presence para ma-impress yung client nyo. Sinulat ko ata dito yan. Ayun, o diba, sabi ko, your website gives you the ability to, ayan, show off your skills, katulad dito kay LJ, yung portfolio niya. So, ayan yung skills niya, diba? So, WordPress, social media, marketing automation, Shopify, ayan. And then, it also gives you credibility kasi pag may website ka tapos may mga gawa ka doon sa website mo, mukhang expert ka na agad. Kahit hindi ka masyadong expert. Di ba, no, LJ? Oo. Kahit naghapang... Fake it until you make it. Oo. Di ba? Pero syempre, pag nag-fake ka, dapat may at least may alam ka doon sa ano, sa work. Mm-hmm. Hindi yung wala kang kaalam-alam, di ba? Sabihin mo, Mami Tasha, kumuha ko ng WordPress na ano, na project kay client. Ano ba mag-install ng WordPress? Ay, nako. Pwede mo naman itanong kay Google, madali lang naman yon. Mm-hmm. So, dapat confident ka na yung job na ibibigay sa'yo ni client mo, kaya mong i-Google. Yan dapat yun. Tama. Google, YouTube, kahit ano. Tama, mag-google ko ba to? Kung mag-google mo or may-YouTube mo, kaya-kaya mo na yan. Di ba? Oo. I-interview ko, sabi na, can you do, do you know how to do SEO? Kahit di ko alam. Sabi ko, yes. Oo, kasi madali lang. Madali lang naman. Oo. Tama. Maraming, ano, maraming resources dyan. Ayan. And then, oops, sumobra ako. Isa-isa, click-click lang. Ayan. So, yun. So, yung mga attendees natin, may website na ba kayo? Sino pa ang walang alam website? Si, ano, si Ace, meron na. Si Eloy, meron yan. Si Ethel. Do you have a Hello, website? Hello, Ethel. Na? Hello. Nakadating lang ni Ethel. Si Maricel. Alam ko may website na si Maricel, di ba? Classmate ka namin sa IBS. O si Michael, si Olivia, si Tisha. Yan. Ayun, si Ethel. Wala pa daw. Si Maricel meron pero wala pang laman. So, dapat lagyan nyo ng laman. Ayan. So, Michael, wala pang online portfolio. Personal blog pa. Ayan, maganda yun. Personal blog. Tapos, dadagdagan mo na lang siya. And then si Ethel, starting. Starting saan, Ethel? Starting your website, starting working online, ganon. Ah, very good. Starting to learn about being a virtual assistant. Ayan, so... Yeah, meron ka ng ano, meron ka ng edge, Ethel, sa ano, sa ibang mga virtual assistants na hindi alam itong defense na ano, tactic natin na to. So, tama. Hindi ka na magiging ano, $3 per hour, ganyan. Oo, hindi mo na mararanasan yun. Oo. Depende na lang sa'yo kung gusto mong maranasan. Ganon. sa online Filipino freelancers na group, ang dami kayong post about $1 per hour, $2 oh, per ma, hour. Sabi ko, totoo ba? Ako yun eh. Parang rate is $1.5 to $2.5 per hour, 40 hours per week. Tapos, 3 years experience. 3 years experience? Ganon, di ba, no? Mag-comment nga ako pag may nakita akong ganyan. Pag madami na nag-comment, magko-comment. Hindi naman. Magko-comment lang ako doon na, hey, gusto nyo ba ano, mas mataas yung ano, magiging rate ninyo? Join kayo sa amin. Pero kasi dati nag-comment ako, expert pero $3 per hour. Nag-comment ako ng gano'n. Kasi, hello, expert. Pag expert, syempre hindi na $3 per hour, hindi na expert. Yun, expert hinahanap nila eh. Diba? Oo, parang ano yan, yun nga, yung general practitioner at saka yung cardiologist.
yung mga talent fee nila, di ba? Sabi ko, alam mo na talent fee nitong ano, cardiologist na to. Kaya alam mo na yan, LJ, mag-enroll na tayo ng ano, long-term na Kaiser. Napatingin tuloy ako dito. Nilagay ko na sa tabi ko yung ano nung Kaiser kasi na long-term kasi tinitingnan ko. Magkano ba ang magiging ano ko, health insurance ko pag nag-60? Tama. Ayan. So yon, may new student pala tayo. So welcome, Ethel. Ayan. Ngayon ka lang ba naka-attend ng webinar namin? Parang nakita ko na pangalan niya dati. Ah, first time daw diba? Itong Ethel. Okay. Yun. Oo. Ethel po ba yun? Charot. There's a trot in every charot. Oo, charot. Ano? Sa ano ko lang ngayon nalaman sa Wawawi, pinapanood ng nanay. Wawawi ba yun? hindi Wawawi. Basta may tanong eh na parang, ay, kay ano, Ryan Agoncillo, yung sa taxi, anong tayo, cash cab? Yun, yung ano yung sinasabi ni Ethel Buba kada end ng tweet niya. Sabi ko, ano yun? Charot pala, charot. tapos yun nga, may libro nga siya. Ang title, charot. Kung si Ethel Buba may libro, mas may karapatan tayo, LJ. Tama. Yun, o diba? So, antayin nyo yan, ang aming libro. Ang book namin ni LJ about working from home. Ayan. So, yun. So, yung so, mga starting pa lang, na wala pang online presence, lalong-lalo na kung wala ka pang website, ayan, meron kaming kwento ni LJ para sa inyo. Ay, ganun. Mm-mm. Ayan, sandali. Ano ba yung next slide ko? Ayan, eto. So, meron kasi kaming, kung chinek niyo yung website ko, ay, hindi mo nilagay sa website mo, LJ. Ano? Yung affiliate? Hindi, yung I'll help you build a website, chuchu. Kasi tingnan mo yun sa akin. So, tingnan nyo yung kami, tata. Oo. Sorry, wala kami. Nadali ko lang talaga yung kahapon. Hindi mo naisip. Ayan. So, si Mami Tasha, meron na tayo ganito. Ayan, kukopyin ko na lang yan. Oo, kopyin mo na lang. Copy-paste mo na lang. Ayan. O, diba, meron siya. Meron akong ano, ayan. Blog setup promo. Ayan. Actually, hindi lang pa, from me ito. Meron din si LJ, kasi partners kami, ayan. So, kung wala pa kayong website, ayan, we will set up your website for you for free. Ayan. Just sign up dun sa aming favorite na web hosting platform, which is si InterServer. Ayan, si InterServer, para makita niyo siya. Ayan, kasi ito yung ginagamit namin ngayon na web hosting platform. Kasi maganda yung customer service nila 24 hours a day, 7 days a week. Alam mo ba, LJC Infusionsoft, hindi 24 hours ang customer service. Ang mahal-mahal ng bayad. Oh, grabe, ang hirap na nga. Oo, mahal-mahal. Ang hirap-hirap. Tapos, hindi 24. Oo, hindi 24 hours ang kanilang ano, customer service. Antayin mo pa silang magising kasi US time sila. Ayan. Tapos, itong si ano, InterServer, 24 hours ang customer service. Tapos, itong $5 per month mo for standard web hosting, ano na siya, unlimited websites. Ayan. So, ito, dapat gamitin niyo yung link namin, which is si eliazarjose.com/LJWebHost. Siguro dapat LJ, i-capital LJ mo to, no? Kasi baka ay akala nila ay LJ web host. Okay, sige. Oo. Oo. And tapos ikaw mag-explain ng ating ano, criteria for judging. Ayan. Ayan. Ang ating criteria okay, for so judging. Ito. Ayan. So, thank you, Tash. So, ngayon meron tayong konting reminders lang para sure na ma-credit yung domain or yung account ninyo under sa amin. So, una, mag-open kayo ng incognito window. So, sa Chrome ito. And then, i-clear nyo muna yung cache ninyo sa settings. After that, pumunta na kayo dun sa link namin. So, elizarjose.com/LJWebHost. And then, piliin nyo yung standard web host. Meron akong video kung paano ako nag-sign up doon sa page natin. Hanapin nyo na lang. Tsaka dun sa YouTube channel ko. And then, ang gamitin yung coupon code is LJWebHost. So, bakit may coupon code? Para
sa first month of hosting ninyo, 1 cent lang yung babayaran ninyo. And kung wala pa kayong domain, pag bumili kayo ng hosting package nila using our link, yung pwede kayong mag-register ng domain ninyo at $1.99 per year. Naka-lock-in na yung price na yon. Every year na yon magre-renew for the lifetime of your account. So walang price increase. Same with the standard web hosting package. Kaya favorite namin yung Interserver kasi hindi sila nag-i-increase. Basta basta may account ka na sa kanila. Iba kasi parang may 1 year discount nga, pero after 1 year, mag-i-increase na ganun. So, 1 cent ang hosting nyo for the first month pag ginamit nyo yung coupon code namin. And then, on the succeeding months, $5 per month na siya. Okay? Next. Yan. Ay, ito na pa rin yun. Ayan, oh, yun. Ito na ang ating freebie. Ayan, so for the freebies, so meron kaming free WordPress installation assistance. So pwede namin kayo tulungan mag-install ng WordPress or pwede din kami mag-install ng WordPress on your behalf. Next, so may premium theme kaming ibibigay. $250 yung worth niya. So, binili talaga to. And then, you will also get lifetime updates. So, automatic na siya mag-update dun sa WordPress account niyo. And then, next is tutorial video on how you will install WordPress. Kung gusto niyo matutunan kung paano kami nag-install ng WordPress the techie way in less than 5 minutes, kahit techie way siya, makaka-install kayo ng WordPress. So, parang future preparation na rin siya for your clients. Kung wari, kailangan nila magpa-set up ng WordPress blog or WordPress website from scratch. Masasabi mo sa kanila na, ay, alam ko po yun, kahit yung techie way pa nga, kahit yung sa super back-end, sa cPanel, kaya ko po gawin yun. Ganun. And then next is last. Tama, FTP na, pero matagal sa FTP kasi. Ayan. Ah, may terms and conditions tayo. Ayan. Ah, wait lang. May last pa na freebie. Ah, may last pa. Ah, sorry. Number 4. Ayan. Ayan lang. 1, 2, 3, 4. Ayan. Demo video on how to use the premium theme. So, si Tasha may demo video siya kung paano niya i-set up yung theme na ibibigay namin. Yung para maganda yung front page ninyo. Ano yung dapat nasa front page para maganda tingnan kaagad. Tsaka yung a few settings, mga tweaks para maganda yung kalalabasan ng website ninyo. Okay? Tama, para maganda. Kasing ganda ng website ni LJ. Tsaka ng website ko, si Mami Tasha. Yun. And then, ayan. Okay, so may konti lang kaming terms and conditions. So, dapat yung domain, pag nag-sign up na kayo, usually, almost immediately, dapat makikita namin yung domain ninyo under our account. If not, bibigyan namin ng mga around 24 to 48 hours. Baka nagkaroon lang ng system maintenance si Interserver. Pero usually, hindi na mag-i-exceed doon na dapat nandun na yung domain ninyo sa account namin. And then next, okay lang kung may domain na kayo from another provider. Pwede nyo naman kasi ilipat yung hosting niya kay Interserver. And then, pwede pa kayo mag-register actually ng isa pang domain under Interserver kasi meron pa kayong $1.99 per year na credit. Tama ba ta? Pwede pa nila gamitin yan? Per year? Pag magdadagdag sila. Oo, yun. Mm-hmm. Kasi yung domain yung hindi nyo naman binili kay Interserver, parang inilipat nyo lang yung hosting. Mm-hmm. So, hosting yung babayaran ninyo. Then, pwede pa kayo mag-register ng isa pang domain under that hosting account for $1.99 per year. Oo, tama. Okay. So, follow nyo lang lahat ng steps dito sa pinakita ko kanina, tsaka dun sa tutorial video ko, nandun naman sa Work From Home Be Awesome na group. Hanapin nyo na lang dun. At tsaka sa Facebook page ko din, Coach Elizar, tsaka sa YouTube channel ko. So, nandun lahat. Okay? And then, well, after nun, i-PM nyo na lang ako kahit dun sa personal account ko lang. And then, yun, i-check ko.
After nun, pag na-check na, bigyan namin yung freebies. Oo, tama. Yan. Okay, thank you very much, everyone. Any questions for us about the 3-on-3 webinar or about working from home as a virtual assistant in general? Mm-mm. Lalo na sa mga wala pang website or or magsa-start pa lang. Mm-mm. Do you have any questions, daunting thoughts? Tapos mga ano pa? Oo. Mga bumabagabag sa inyo, hindi kayo makatulog. Oo, mga ganyan. Hindi makatulog kasi kailangan itanong yung question. Oo. Kahapon talaga ako makatulog until matapos yung website ko. Yung website mo. Oo, mamaya naman. Baka mapuyat ako kasi ano, may gagawin ako. Ay, gano'n. Maganda naman kasi more, ano, more income, more trabaho. Tama, oo. Pero syempre, sa susunod, ang mga investment natin, LG, ay magpe-pay off. Ayan. Oo naman. Starting lang talaga yan. Oo. Sila John, tsaka si Dexter nga, di ba? Nag-accept din sila mga putyo-putyong jobs dati. Oo, tama. Sabi ni Michael, paano po pag gagawa ka ng sariling domain name? Saan pag gumawa ka ng sariling domain name? Asan ba yung ano mo, Michael, ang iyong website? Nakaiwordpress.com? Oo. Sariling domain. Plan pa lang WordPress. Pagka bibili ka ng domain name mo, ano, Michael, dito rin yun. Pagka magsa-sign up ka, for example, sa link namin ni LJ, or inter-server. So, pag-clinic mo itong buy now, ay gamitin nga natin yung iba yung itsura, di ba? Pagka yung link. Oo. May nakalagay coupon code. Yan. Kasi pagka regular sign up lang, wala yung 1 cent na coupon ko. Pag ganito, $5 agad yung babayaran mo, hindi 1 cent. So, pag ginamit mo itong link na to, ayan, lalabas yung coupon code. Para 1 cent lang siya. Ayan. For the first month. Ayan. 1 cent for the first month. Tapos, tatanungin kanya dito kung ano yung domain name na gusto mong kunin. So, kunyari ito. Kasi standard web hosting lang tayo. Tapos, buy now. Ayan. Kita nyo. Unlimited storage, unlimited transfer, unlimited website, unlimited email, free SSL. So, ayan. So, dito ka kukuha ng domain name, Michael. So, kung wala ka pang domain name, sabihin mo, I want a new domain name for my site. So, only $1.99 per year. So, kunyari, ang domain name is, ano, michaeldumlaw.com. Ayan. So, titingnan niya kung available pa siya. So, pag sinabi niyang register the domain for $1.99 per year, ibig sabihin, available yung domain name na to. Yan. So, pwede mo na siyang kunin from InterServer. So, ito, yes. And then, continue mo lang siya. Ayan. And then, tanongin ka nito mga details na to. Ganon. And then, pag kinontinue mo, ay gusto niya ng ano, number. Ayan. Ayan. And then, pag kinontinue mo, ayan, wala, mali daw. Ay, kasi meron na kasi akong ano, login sa kanila. Kaya ayaw na niya. So, ganun lang kumuha ng ano, domain ni Michael. Tapos, pag kinontinue mo to, pero lalabas yung ano, yung part kung saan ilalagay mo yung coupon code mo kung meron ka. Para 1 cent lang yung first month mo. Ayun. Nakuha mo, Michael? Is it clear ba? Ayan. Okay. Kaantayin ka ni LJ. Oo. Don't worry. Yeah, sige, PM mo ako ngayon. Bigay ko yung slides tsaka yung video, yung link ng video sa'yo. Oo. Ayan.
So other ano, other questions about anything, about anything. Wag lang math. Oo. Wag lang math kasi hindi ako magaling doon. Pinky, may question ka. Matend ka ba nung ano? Matend ba siya? Matend ka ba nung IVS nung Saturday? Si Maricel, oo, si Pinky. Oo nga, Pinky, nandun ka sa IVS. Ah, hindi daw siya umatend. Ah, hindi siya. O din hindi. Kasi dito. Doon pala si ano, si Ninya, tsaka si ano, si Ann. Kasama ko si Edwin eh, doon sa 3-on-3 na seminar. Mm-mm. Tapos... Tapos ni Jomar, no? Oo nga, sabi niya, ang dami daw nag-fly in from other places. Okay. Wow, ang dami nag-fly in from other places. Saan niya sinabi yun? Dun sa webinar nung Monday, kapo. Ah, nung Monday. Oh, hindi ako nakapanood. Busy sa ano? Sa heart center. Ayan, wala na ba tayong questions? Last question, ayan, 10 o'clock na. Si Olivia tsaka si Tisha, may mga questions kayo? Ethel, since ikaw yung newbie, may question ka ba? Oo, ang pinaka bagong viewer natin. Or kung may topic kayo na gusto namin i-discuss next week. Ayan, sobrang dami doon yung question. Sobrang dami. Yung pagka ano, pag may naisip na kayo, ayan, na question, you can ask it sa ating Facebook group. Ayan, andito. Kasi nandun kami palagi ni LJ sa work from home. Be awesome. Ayan. So, ito yung ating Facebook group. Ayan. Ah, may tutorials daw si, ano, si Pinky, apat. Ayun, good job. Pwede ka na mag-work. Ayan, oo. Pwede, oo. Pwede na. Ano po ba dapat unahin kapag gumagawa ng website? Ah, para sa akin, ano, yung front page mo. Oo, eto. Sandali. Siyempre, yung front page, kasi ano, yan yung simula. Ayan. Diba? So, yung ko nga LJ, kasi ito yung pang VA website niya, pang attract ng clients. So, ito yung sa kanya. Ako, ito yung front page ko. Ayan. And so, yung sobrang daming questions si Ethel, you can ask it din sa ating Facebook group. Ayan. And we'll try our best to help you. Ayan. O, diba? Meron pag, are you my ideal client? O, diba? Oo, binago ko yung ideal client video ko kasi nakalagay doon. Ano, parang ideal client ko, $100,000 a month dapat. Tapos nag-comment yung current client ko ngayon na, ano ba yan? Hindi pa naman ako nag-earn ng $100,000 a month, pero nag-earn na daw siya ng $100,000 a year. Sabi ko, okay lang yun. A year na. Kaya yan, pinalitan ko, ginawa ko na lang $10,000 per month. Oo, no. Parang ano, pwede rin a year, $100,000 per year. Kasi ang regular income sa kanila pagka nagtatrabaho, mga 40, 50, di ba? 1,000 per year. Ganun. Ayan. Sa ano lang yan? Sa Bytable lang yan. Yes. Naka-premium. Nanghiram ako ng account. Dapat sa akin ka na lang nanghiram. Naka-premium ka ba sa Bytable? Yes, oo. Ay, hindi ko alam. Ano? Pati sa Powtoon ba yun? Powtoon? Kasi di ba yung si Powtoon, pag nag-submit ka ng video nung mga Pasko-Pasko time for yung sa binubuli, bibigyan ka nila ng Powtoon account for free for 1 year. Na premium. Oo.
Nagpa-contest sila. Mm-mm. Hindi contest. Ano, lahat ng magsasubmit, may libreng pouch. Ah. Oo, kaya nga, sumali agad ako, sayang. Ayun na, okay, sige. Mighty band ko sa aking headset. Iba, mighty band ko ulit. Mahal-mahal mo, ha? Dapat yata epoxy. I-epoxy kita mamaya. Kada mo, ha? Ayan. Ayan, yehey! So, welcome, Ethel. Nag-join daw si Ethel sa group. Tingnan nga natin. Members. Mm-hmm. Inaprove Pinky. Mo na ba? Wala pa. Ay, ayun. Ask so, to join. Ayan, approve na kita. Approve, ayan. So, kay Pinky, work on content para sa front page po. Oo, so, ako kasi nung, yung front page ko dati, as in, yun pala talaga yung page ng site ko. Doon ko muna nilagay lahat. Yung mga testimonials, yung mga links lang to my tutorials. Yung parang sinabi kasi ni Jomar sa book niya na, yung front page mo, yung about page mo. So, yun muna yung ginawa ko. Oo, yung, diba? Tapos yun, nung marami na akong natutunan, hindi yun, nag-change-change na ako ng konting mga style, mga strategy, nagdagdag ako ng iba mga page, yun yung mga portfolio, tapos ano pa ba, mga work with me, services page, ganun. Yeah, so dapat lagyan natin siya ng laman. Ayan, o diba, cute. Click mo yung ano, let's chat on Facebook. Automatic yun sa Messenger. Wow, patingin nga. Click. Asa na. Tada! Ayun, saya ha. Tapos yung Skype din. Skype automatic call yan. Ah, sabi. Basta tawagan ka niya. Oo. Try mo yung ano. Yung technique ni John Pagulayan, mag-schedule muna ng call with you. Ano? Schedule ng? Ng call with you muna. Ganun daw yung ginagawa niya. Tapos kapag ka daw nag-message uli sa kanya na hindi pa nag-i-schedule, hindi niya ano, hindi niya nire-replyan. Ah, okay. Wow. Ganun siya. Sige, I will kasi dadagdagan ko dyan. Kasi daw, ganun. Kanino ka ba nabasa yun? Kay Mitch Miller yata yun, pagka hard to get. Ilalam, na, pina-follow mo ba to si Mitch Miller? Siya yung magkaka-seminar siya sa Thailand. Ito, maganda yung sinabi niya. Ito siya. Sabi niya, dali, meron dito. Where is it? Ayan, ito. Hindi ito. Where is it? Ayan, ito. 10 commandments for freelance or consulting or coaching success. Different is always better than better. O, diba? O, alam niyo na yan. Different is always better than better. O, diba? People want what they can't have, so don't be easy to get. Ayan ang ginagamit ni John Pagulayan, LJ, diba? Okay, sige. I will try. O, tapos, people want what others want. So, make sure everyone knows you are wanted. Ganyan. So, kailangan, ano, we are wanted. So, the more you convey you want their business, the less they feel compelled to give it to you. Ayun, pa-hard to get ulit, di ba? So, ito, get paid upfront. Yan. So, ito, pinapractice ko na rin to eh. Oo, ayan. Ang bilis nga ng client ko kahapon eh. Nag-send siya kaagad. Oo, yung sa PayPal, yun. Ito yung link para magbayad ka na. Ganon, o, diba? The more hindi pa ako nakapag-send ng invoice sa kanya. Ay, nabayad na siya. Agad. Oo. Excited. Oh, very good. So, gumawa ako ng invoice, tapos ni-record ko na lang yung payment niya. Oo, diba? So, the more you charge, the better they believe you are at what you do. O, diba? Ganon. Ito naman, sabi, ito naman, hindi naman masyadong dump ang Upwork. Yun, don't go to the dump and wonder why everything is dirty. Stay away from sites like Upwork. Pero hindi naman kasi cheap yung clients ko dyan. So, okay lang. Ayan. The secret fast way out of beginner land is being known as an expert to a small group for one specific thing. So, saan ka ba expert? So, ito, dito nag-apply ang ating niche. Tapos, ito sa atin, LJ, write a book.
kailangan natin magsulat ng book, di ba? Kahit mag by ano, Natasha Rivera and Eleazar Jose, oh, di ba? Ayan. Tapos ito naman, yung pinakahuli niya, you are paid far more on your reputation than you are on the actual skill you provide. O, di ba? Maganda. So, kailangan mag-build tayo ng malaking reputation. Oo. So, hindi na to ano, 3 takeaways, 13 takeaways. Yung webinar natin. Ayan. So, last na, sino pa may question? Because it's already 10 p.m. Hindi yan Pinoy, di ba? Hindi, hindi siya Pinoy. Okay. Meron siyang ano sa Thailand. Pero alam ko magana siya dito sa Philippines. So, next time. Project Persuasion, Thailand. So, pagka meron siya kahit sa Cebu, punta tayo. O, di ba? Ayan. So, wala na silang questions. Ano, LJ. So, thank you very much, guys, for joining our webinar tonight. Thank you, everyone. Thank you, everyone. So, we hope na marami kayong natutunan. And, kung may request kayo for, ano, topic ng next webinar natin, ano, just request it doon sa ating Facebook group. Yan. Tapos, ang next guest pala natin, LJ, si Marvin De Leon. Yay! Yay! Pumayag siya. Oo, yay! Tapos susunod si Dexter din i-guest natin. Oo. Para kompleto na silang tatlo, di ba? Oo nga. Tapos try natin i-guest si Youthful Granny VA. Ah, pwede rin. Oo, no? Si, anong pangalan niya? Liberty, di ba? Liberty, oo. Oo, yun. Si Liberty Baldovino. Yun. And so, thank you very much, everyone, for joining tonight. Have a great day. Bye-bye. Bye, everyone. Enjoy your day. Enjoy your night. Night pala. Enjoy your night. Bye-bye.